Ayan, yung kanyang problema. Combination ng horizontal at saka vertical bar lines. Okay, gagawin natin to mga bro. Walking alone streets. Itong TV pala na to mga bro ay ginawa ko noong September 14, 2021, so nung nakaraang taon lang. Pero ang problema nito mga bro, nung ginawa ko backlight, may problema yung kanyang backlight saka backlight driver. Sabi nung nagpagawa dito is backjob daw. Pero sige, ano na lang. Kahit iba naman yung ginawa natin nung nakaraan, is gagawin na lang natin to. Walang problema. Kasi yung iba, hindi naman maintindihan na kung ano lang sana yung ginawa natin, yun lang yung bibigyan natin ng warranty. So, ayan mga bro. Nilagyan ko siya ng backlight driver. At saka pinalitan ko yung ano nito, backlight. Kala siguro nila is yun na naman yung problema. Okay naman yung kanyang backlight. Yung problema niya ay panel issue. Ang madalas dito nagkakaproblema doon sa linya papuntang side cove. I-close up lang natin yung kanyang LCD source board. Okay, pag ganito yung nakita nyo na ano, LCD source board nyo mga bro, ano to, non-GIP panel. Wala kang mahanap dito na CKB lines kahit saan ka maghanap dito sa kanyang mga gilid. Wala kang mahanap dyan. Iisa lang yung ano nito, iisa lang yung clock nito na papasok sa panel. Yun yung kanyang CKB test point. Ayan o. Napaliwanag na natin nung nakaraan. Magko-concentrate tayo dito sa mga supply. Supply and then sa mga signal na papasok sa kanyang side cove. So, check muna natin yung mga voltage kung meron. VGH, VGL, ABDD, saka yung iba pang mga voltage. Check natin yung kanyang 12 volts. Okay, yung kanyang 12 volts. BDD, 3.3. Yung kanyang HABDD, yan. BGL negative 6, okay. BGH 25 volts. ABDD. Ayan. So okay mga bro, yung kanyang mga voltage. Okay, diretso na tayo sa kanyang side cuff. Babaklasin ko lang mga bro. Post ko muna. So, ayan mga bro yung number ng kanyang side cuff. Kita nyo ba? NT3956-3H-C6502A. Ipapakita natin sa screen yung datasheet. Bali, tatlo yung kanyang side cuff.
Okay mga bro, bali i-scratch lang natin itong mga test point dito. Tapos mag voltage checking tayo dito sa kanyang side cuff. Kung ano yung missing dyan. O yan lang muna yung binalatan natin. O ito yung 1 BGH. Tapos yung 2, tatlo yung 2 BGL. Tapos ito naman yung BDD or 3.3 volts. Okay, sukatan natin mga bro. Okay, dyan na lang kayo tingin sa tester. Napakita ko naman na yung test point kanina. Okay, dito tayo sa BGH. Ayan, 25 volts. Sa BGL. Ayan. Okay, negative 7 yung lumalabas dito. BGH, ayan. So, okay yung kanyang BGH, BGL. Yung kanyang 3.3 or BDD. Ayan. Yung kanyang BDD. Pag ganito na, ano mga bro, yung makita nyo sa screen, minsan, ano dyan, nagkakaproblema yung isang signal. Hindi lang isang signal, kung minsan dalawa. Tapos, yung supply din. Kung minsan, hindi lang isang supply yung nagkakaproblema dyan, na-open. Kaya importante, maging familiar tayo dito sa mga test point at saka voltage and then yung signal. Okay mga bro, babalatan ko lang yung ibang test point. Ito mga bro yung nakita kong problema niya. So nagsukat tayo ng BGH, BGL, tapos yung 3.3, normal siya. Tapos dito tayo sa baba, yan yung STB niya. STBR, OE at saka CKB. Okay naman tong OE at saka CKB mga bro. Meron akong nasukat dito na waveform sa CKB. Tapos yung OE nya meron din. Yung OE may bultayan na 3.2. May nasukat tayo dyan. Dito tayo ano, wala tayong nasukat dito na signal. Okay, pag sinukatan natin ng boltahe itong STB at saka STBR, wala tayong masukat na boltahe. Susukatin natin dyan ay yung signal. So, nagsukat ako ng signal kanina dito sa kanyang kita nyo dyan, close up natin. STB at saka STBR. Meron akong nasukat dyan, pero pagdating na dito sa kanyang side cuff, wala na. So, ibig sabihin, open yung linya mga bro. Ito papakita natin. Sukatan natin yung boltahe dyan para makita nya. Okay, doon sa tester na lang kayo tumutok. So, mahirap yung ano, hindi natin may pakita itong test point natin. Hindi natin mapagsabay na may pakita. Kasi nahihirapan din akong hindi ko rin kayang tingnan na walang microscope eh. Kailangan ko itong microscope mga bro. Bali, napakita ko naman na sa inyo yung test point. Doon tayo sa may kita ba yung tester natin? Ito yung STB natin. Ayan o. Ate, makalim nagdama? Yeah, day, ma'am.
nagtatanong na customer mga bro. Saan na tayo? Okay, doon tayo sa STB. Lapit natin konti yung ano natin, close up natin konti. Okay, doon tayo sa STB. Masulukat natin na doon tayo dyan. Ayan. Ayan. 0 volts. Tapos dito sa ano, STBR. Oh, ba't nagka 1 volt na to? Okay, dito tayo sa ano, dito tayo sa may LCD source board natin. So yung kanyang STBR, ayan oh, 0 volts. 0 volts yung nasusukat natin sa STBR. Kita nyo ba? Ayan, 0 volts. Yung STB niya, oh, may 1.3. Mukhang mukhang baliktad ah. Pero nasubukan ko na to kanina, mga bro, kinonekan ng wire. Tinanggal ko lang para mapakita ko sa inyo yung kaibahan. Check natin dun sa scope. Natin dun sa scope natin. Okay, dito muna tayo sa ano, LCD source board natin. Dito naman sa ano natin, cellphone. Okay, ito yung STBR. Ayan o. Hindi nyo lang makita pero may tatlong patay yung guhit doon. Okay. Close up natin. Ayan o. Nakikita nyo yung may tatlong patay yung guhit doon. Okay, yan yung STBR. Doon tayo sa STB. Ayan yung STB natin. Pero pag lumipat tayo dun sa lipat tayo dito sa ating ang hirap gumawa ng video mga bro. Papansin nyo, nilapit ko yung ano dito, yung ating board para ano, mailapit ko yung grounding ng ating test probe kasi maikli lang. Hindi naman pwedeng maglagay tayo ng wire, maapektuhan yung signal. Hindi na ano, hindi na eksakto yung signal. Okay, ang test point natin dito sa STB at saka STBR. Yung STBR natin, iba na yung signal dito ng STBR. Tapos yung STB, lagay na lang natin yung connection. Bali, dalawang signal yung missing dito sa ating side cuff. Kaya, yun yung ilalagay natin.
STB at saka STBR. Unahin natin yung STB, kung anong yung STB muna mga bro. STB muna yung dudugtong natin. So ayan mga bro, na-connect na natin yung STB. Ayan, STB yan. STBR yung nasa baba. Okay, check natin kung anong kakalabasan ng picture. Ayun, yung lumabas na yung logo niya. Pero may mga yan. May mga lines pa rin. Okay, sunod na nating ilagay yung STBR. Ayan, STBR yung nasa baba. Tapos, check natin ngayon. Ayun. Ayun na siya mga bro. Ayan, solarize lang kasi ibang board yung ginamit ko. Ayan. Hindi kasi aabot yung kanyang LVDS cable. Pero nakasaksak pa rin yung nasa baba para sa kanyang ano, backlight. Pero yung ginamit natin na board na pumasok sa kanyang source board, ibang board yan. Pinsonic. Ito i-power off natin. Para makita nyo. Yan. Power on. Ayan o, Pinsonic. Ay, may tama siya sa ano mga bro. May isang guhit dito sa baba. O, nawala naman na. Pero kanina meron eh. Patayin nga natin. Okay, power on. Ayan o. Ayun, meron. May manipis na guhit doon. Lagyan nga natin ng antena. Ang hirap mga bro gumawa ng video. Minsan na tinatamad na din ako gumawa ng video eh. Yung mabilis mong trabaho, napapabagal kasi binibidyon mo pa. Ayan. Ayan, meron siyang guhit mga bro doon, no? Isa lang na guhit. So, yung problema nito, missing, hindi siya missing voltage. Missing signal siya. Kaya napaka-importante mga bro yung pang-trace ng signal, yung scope natin. Kahit na ano mga bro yung hindi naman importante mahal na scope, yung mamurahin lang, kaya niyang ma-trace yung signal. Kagaya dito yung STB ano natin, STB at saka STBR. Oh, wala tayong nasukat na voltage kanina, pero yung signal niya missing dito sa ating side cuff. Kumuha na tayo dito sa kanyang source board, STB at saka STBR. Yung CKB, OA, lahat yan, okay naman. So, yun mga bro, aayos na natin, tapos lalagay natin yung ano niya, yung original na board niya.
Itong magnet wire na nilagay natin, bali ano, lagyan natin to ng support na tape mga bro, manipis lang. Dito, papunta dito. Ingatan natin na hindi siya ano, hindi siya maipit. So, ayan na yung ginawa natin. Tapos puputulan ko na lang yung kanyang magnet wire. Kasi masyadong mahaba. So, ito na mga bro yung ginawa natin. Yan ah. Hindi naman na masyado nakahalata yung guhit dito sa ano niya. Manipis lang na guhit. Pag malayo, hindi na malata eh. Okay naman yung kanyang picture. So, ito. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like. Paki-share na din sa iba para makatulong. Paki-hit na din or paki-click na din yung notification bell para ma-update kayo sa mga gagawin pa natin mga video. Okay, hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat.